sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwentong nagniningning. Kwentong maghahatid sa inyo ng makabugsong damdamin. Istorya ng sakit, pananabik at pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ang kwento ni Young TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, palike po ng aking video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para updated kayo sa paparating ko pang uploads. Hero Lies in You, Part 1. Ngayon, ikaw na ang mamahala sa business natin. Inaasahan kong hindi mo ako bibiguin sa inaasahan ko, ha? Of course naman, Papa. Masiglang wika ni Odessa. Good. Alam mo naman na mahina ako. Marami na rin akong sakit sa katawan. Anyway, kanino ko pa ba iiwan ang mga iyan kundi sa'yo rin? Bahagyang lumungkot ang kulubot na mukha ni Don Luciano. Lalong nakadama ng awa sa ama ang dalaga. All her life wala siyang nakilalang magulang. Nabiyudo ang ama nung bagong panganak pa lang siya. 4 na buwan pa lang siya ay namatay na ang kanyang mama sa isang aksidente. Hindi na nag-asawa si Don Luciano at ginugol na lang ang panahon sa pagpapalago sa kabuhayan nila at nag-iisang nagpalaki sa kanya. Oo nga, at sabik si Odessa sa pagmamahal ng isang ina, pilit naman iyong pinuna ng kanyang papa. Kahit busy ito sa mga negosyo nila, tiniyak nitong naglalaan ng panahon para sa kanya, kaya naman mula pagkabata, sobra na niyang minahal si Don Luciano. Para kay Odessa, ito ang kanyang hero, ang ideal man. Kung hindi rin lang siya makakatagpo ng lalaking hihigit dito ang katangian, siguro ay hindi na muna siya magmamahal. Isa pa, pangarap din naman ni Odessa ang patunayan sa ama na hindi ito nagkamali ng pag-uukol ng panahon sa pagmamahal sa kanya. Gusto ni Odessa ang makita nito na isa siyang ulirang anak at mahusay na individual. Huwag kang mag-alala, Papa. Hindi kita bibiguin. Pipilitin kong iahon, ibangon ang lumubog nating mga negosyo at sisiguraduhin ko sa inyo na mas mapapalago ko pa ang mga business natin dahil sa mga natutuhan ko sa ibang bansa na strategy sa business. That's nice to hear, Iha. I know I can be proud of you someday. At kung sana'y hindi ako nakaramdam ng kung ano-ano sa katawan, maaalalayan pa sana kita na maibangon ang kumpanya. Huwag nang isipin yon, Papa. Ako nang bahala. Malambing na may umakap pa sa ama si Odessa. Salamat, anak. Masyadong malihim si Don Luciano, Bustamante. Mahihirapan tayong alamin kung ano ang naging kaugnayan niya kay Don Israel Lagdamayo. Wala tayong sapat na ebidensya para malaman kung may subwatan sila na pabagsakin sina Tita Donald at Tito Joseph. Wika ni William habang palakad-lakad sa kabuuan ng sala nila. Nag-leave sa serbisyo bilang sundalo ang lalaki para tulungan ang mga pinsan na alamin kung sino pa ang taong nasa likod ng pagpapabagsak sa ang kanila at pag-aambush sa 2 haligi ng Montano clan. Naniniwala kasi silang hindi lang isang tao ang may pakana ng lahat. At dahil maraming contact si William na makatutulong sa kanila sa pag-iimbestiga na ang nagboluntaryong magbakasyon na kahiligan nito. Yeah, pero marami pang paraan para makapasok tayo sa baluwarte ng mga taong pinaghihinalaan natin. At dahil si Don Luciano ang kauna-unahang maaaring kasabwat ni Don Israel, sa kanya muna tayo magkoconcentrate. Wika ni Samuel. Sabagay, may katwiran ka riyan. Anyway, ano ba ang mga balak niyo para makapasok tayo sa baluwarte niya? Tanong ni Elvis. Ganito ang gagawin natin. Sinimulang ilahan ni Samuel ang mga balak. Sa ganitong pagkakataon, lalong lumalakas at humihigpit ang bigkis ng magpipinsan. Lalo silang nagkakaisa upang magtulong-tulong na malutas ang isang problema. Palibhasa ay pinalaki sila ng kani-kanilang mga magulang sa magagandang pangangaral, magpipinsan sila at walang inggitan at lamangan. Iyon ang isang sekreto ng Montano clan kaya lalong lumalaki at lumalago ang kanilang kabuhayan. Kay James nagmula ang motto na United we stand, divided we fall. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Elvis matapos marinig ang mga plano ni Samuel. Bakit ako?
Saka napatayo ito mula sa pagkakaupo sa isang mga silyang nakapalibot sa mahabang conference table sa conference room na nasa penthouse ng Montano Condominium. Dahil sa ngayon, ikaw ang mas active sa pamamahala sa mga business natin. Ilang buwan pa bago matapos ang pagsasanay ni Matthew sa paghawak ng Montano Construction. Si Carl at Carla naman ay maipapadala ko na sa China. So whether you like it or not, ikaw lang talaga ang available sa ngayon. Alam mo naman, may pagkasilosa rin ang aming mga asawa. Kahit siguro may kinalaman sa business ng pamilya, hindi pa rin nila matatanggap na didikit kami sa isang babae para lang maging matagumpay ang aming misyon. Natatawang wika ni Samuel. Hey, that's unfair. Ano ba naman kayo? May girlfriend ako, si Magnolia. Silosa rin ang isang yon. Napapailing na protesta pa rin ni Elvis. Yeah, girlfriend pa lang. Ibig sabihin, hindi mo pa asawa. Isa pa, bakit mo naman ipapaalam sa kanya kung pwede mo naman ilihim, no? Sinasabi mo bang magsinungaling ako kay Magnolia? Yes, at kung talagang mahal mo si Magnolia, kahit na gaano pa kaganda si Odessa Bustamante, o kahit na saan pa makarating ang pakikipaglapit mo sa kanya, hindi ka matutukso sa kanya. Napailing-iling na lang si Elvis. Wala ba talagang ibang paraan para makalapit ako sa kanila maliban sa... Sa ngayon ay wala talaga. Maliban sa tuluyan ng ipamahala ni Don Luciano sa nag-iisang anak ang mga negosyo nila. Nag-abroad pa nga ang matanda. Pero ayon sa source natin, anytime ay babalik ito ng bansa. And that's it. Kapag nakabalik na rin ito at ang matandang iyon, dapat ay at home ka na sa kanila. Dapat ay may sapat ka ng dahilan para makalapit ka sa matanda. At iyon ay ang maging kaibigan or kaibigan ng kanyang anak. You know what, guys? This is ridiculous. Hey, don't look at that way, okay? Ang lahat ng gagawin mo ay para sa kapakanan lang ng ating pamilya. Matiyagang paliwanag ni Samuel. Isipin mo na lang na ang gagawin mo ay nararapat lang dahil isang kaaway ang matatalo mo kung sakali. Napabuntong hininga na lang si Elvis. Bahala na nga kayo? Yes! Napasuntok pa sa ere ang magpipinsan. And let's drink to that. Sabay-sabay nilang itinaas ang kani-kanilang kapita na may lamang brandy. Sir, alas 7 ng umaga ang regular na labas ng kotse ni Ms. Odessa Bustamante sa gate ng malaking bahay nila sa Las Piñas. At sa iisang direksyon lang siya patungo. Papasok sa opisina nilang nasa Parañaque, alas 8 ng umaga ay palabas na siya roon para naman bisitahin ang construction site nila sa nasa Taguig. Mga isang oras siya doon. Before 12 o'clock, patungo na siya sa kanyang paboritong restaurant kung saan palagi siyang nagla-lunch. Napangiti si Elvis sa narinig. Restaurant. Talagang may paborito siya? Yes, sir. At bago mag-alauna, patungo naman siya sa pag-aari niyang boutique sa isang mall. Alas 3 ng hapon ay pabalik na siya sa opisina at alas 5 hanggang alas 6 ng hapon siya uuwi ng bahay kung wala rin lang siyang ka-business meeting. I see. Pero sinong palagi niyang kasama? Wala ho. Siya ang nagdadrive ng kanyang sasakyan at wala rin naman akong nakitang lalaki na posibleng nobyo niya. Napatango-tango si Elvis. Okay, that's enough for me. Ako nang bahala sa iba. Sige ho, iiwan ko na sa inyo. Kompleto na ho ang files na iyan. Yeah, and here's your fee for job. Well done. Isang makapal na sobre ang inilapag niya sa ibabaw ng mesa. Thank you, sir. Kung may papagawa po kayo, just call me. Sure. Nang makaalis ang upahang detective, matamang pinag-aralan ni Elvis ang mga report na nasa loob ng folder. Ang huli niyang tinunghayan ay mga larawan ni Odessa Bustamante sa iba't ibang anggulo na karamihan ay snapshot. Tatlong larawan lang ang kuha na alam ng dalaga. Isang one by one at isa pa ay half body. Pero ang isang larawan ay mas higit na umagaw sa kanyang pansin. Isang whole body shot na colored, pero hindi yung simpleng larawan lang. Napakaganda ni Odessa sa kuhang iyon ng birthday nito. Gown of pink ang suot ng dalaga at nakaayos ang mahaba at kulot nitong buhok. Manipis lang ang makeup ngunit mas bumagay iyon. Sa hugis pusong mukha, tinatampukan ng mga tila nakangiti rin kasabay ng mga labi nitong maninipis at natural yata ang pamumula. She's real beautiful.
an innocent look. Pero kapag pinakatitigan mo, there's a strange feeling na mabubuhay sa kaloob-looban ng sinumang lalaki. At wala sa loob na marahang na paraan ng isang daliri ni Elvis ang mga labing iyon na tila sa kanya nakangiti. Ano kaya ang lasa ng mga labi mo, Odessa Bustamante? Hindi mapigilan ni Elvis na mapangiti sa kapilyo ang nasa isip. Oh, come on, Elvis. Stop that nonsense. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa sarili mong mag-i-stickin na kay Magnolia? Remember, she's the woman of your dreams. Pangaral ni Elvis sa sarili. At totoo naman iyon. Sa dami ng naging girlfriend ni Elvis mula teenager siya, si Magnolia na ang isang teacher bagaman may kaya rin sa buhay ang napili niyang pag-aralang mahalin habang buhay. Pag-aralang mahalin dahil hindi naman niya nararamdamang ganoon niya kamahal ang nobya. It's just that. Talaga lang gusto niya ang isang seryosa at permanentang relasyon at nagkataong si Magnolia ang tumutugma sa mga katangian ng isang babaeng gusto niyang makasama for the rest of his life. Maganda, simple at mabait, mahinhin at disente. Higit sa lahat, sigurado sa Elvis na siya ang una. Turn off agad si Elvis sa mga nakarelasyon na may karanasan na. Napailing na lang ang binata sa mga isiping iyon. Be professional, Elvis. Don't disappoint your family. Ikaw ang inaasahan nila sa pagkakataong ito. Huwag mong haluan ng kalokohan ang misyon mo. Patuloy ni Elvis na wika sa sarili, ngunit nang muling sulyapan ng binata ang larawan ni Odessa Bustamante, napailing si Elvis. Well, sana nga ay hindi ako magkamali sa gagawin ko. Anak ka ni Don Luciano Bustamante, isa sa posibleng may pakana sa pagbutahe sa pamilya ko, isa ka rin kaaway. Oh my gosh! Napariin ang tapak ni Odessa sa preno nang gumewang-gewang sa kalsada ang kanyang sasakyan. Ano kayang nangyari? Kinakabahang bumaba ng kotse ang dalaga matapos maitabi sa gilid ng kalsada ang kanyang sasakyan. Lalo si Odessa kinabahan nang mapansing madilim ang bahaging iyon ng kalsada kung saan halos walang dumara ang mga sasakyan dahil hating gabi na. Oh God, wala sanang gago rito. At sinipat-sipat niya ang apat na gulong ng kanyang kotse. Oh no, dalawang gulong sa likuran ang flat. Nasa po ni Odessa ang noo. Bukod sa hindi ako marunong magpalit ng gulong, isa lang spare tire ko no? Muling nagpalingalinga sa paligid ang dalaga. I should leave the car bare. Mas delikadong manatili dito. Sana may dumaang taxi. Ngunit ilang sandali nang makatanaw sa malayo ang dalaga ay wala pa rin si Odessa ang mabanaag na senyales na mayroong paraan na sasakyan. Oh God, ano bang gagawin ko? Kung mananatili man ako sa loob ng kotse, baka mas madali akong masukol ng kung sino mang gustong gumawa ng kalokohan. Litong nagpalakad-lakad ang dalaga. Oh my gosh, I forgot my cellphone. Dali-dali si Odessa ang bumalik sa loob ng kanyang kotse upang kuhanin ang cellphone at makatawag sa bahay. Ngunit tila naman tuksong noon pa niya hindi makita sa loob ng kanyang shoulder bag. Saan ko ba naiwan iyon? Baka sa office. Kanina pa nga pala akong hindi gumagamit ang cellphone. Ah! How stupid of me. Hanggang ipa siya na Odessa ang magkulong na lang sa loob ng kanyang sasakyan na nakalock. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa rearview mirror upang alamin kung may parating ng sasakyan. Hayun, dali-daling lumabas ng kotse sa Odessa nang makatanaw na palapit na ilaw ng sasakyan. Para! Halos humarang na siya sa daraanan nito. Huminto naman ang sasakyan na isa palang Starks van. Para! Makikisabay ho at kusa siyang natigilan sa iba pang sasabihin nang makitang anim na malalaking lalaki ang sakay sa likuran ng bumukas na van. At dahil may kadiliman, hindi niya maaninag ang mukha ng mga ito. Pero isa lang ang sigurado ni Odessa, delikado siya. Anong problema, miss? Tuwang wika ng isa na siyang bumaba. Ha? Na-flat kasi ang gulong ng kotse ko. Walang taxi at... Aba, walang problema. Sumakay ka na sa sasakyan namin at hihahatid ka namin kung saan mo gusto. Ha? Tuluyang natanglawan ng ilaw sa may kalayuang poste ang mukha ng unang lalaking bumaba sa van. Oh God, kamukha niya si Deck Israel. Huwag na lang pala, kasi nakatawag na ako sa bahay namin eh. Aba, nakakaloko ka. Angil nito.
Tawa na naman ang iba mong lalaki sa loob ng van na hindi pa rin bumababa. Abangan! Magtagumpay kaya sa Elvis sa kanyang misyon? Paano kung mahulog ang puso niya sa kaisa-isang anak ni Don Luciano? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe and God bless.